Hello mga ka-Ams! Welcome to our channel. So for today's video, gagawa tayo ng another video at ito ay about sa Moda Core. Wow. So magkakaroon tayo ng facts about Moda Core. Siyempre, hindi lang ako nag-iisa dito. Meron tayong mga bisita. Wow. At ito ay walang iba, kundi ang aking kapuyatan. What? Tuwing gabi hanggang madaling araw. Alam niyo yun? Ganun lagi kami nagpupuyat hanggang alas dos. Wow. Sila lang kasama ko sa buhay. Pero, ito nga, papakilala ko kung sino-sino sila. At yun nga, sila ang Moda Core Princess participant natin, mga kamods. Walang iba, kundi sila. Wait, papakita ko sila sa inyo. Ito sila. Say hi. Say hi. Hi, guys. Hi. Kita ba? Hello po. Yan. Yan sila. So sila yung lagi kong kapuyatan tuwing gabi. Kaya ngayon, magtatanong sila about Moda Core. So ready na ba kayo, guys? Ready na kayo? Okay, game na daw. Wow. Always ready yung mga yan. Okay. Paano magtanong? So, sino mga una sa inyo magtanong? Magbabato-bato topic daw sila. Okay, ga? Okay. Oh, bato-bato topic. Nagbato-bato topic sila. What? Sino yung nalo? Lala. Okay guys, hindi sila matatapos ito. So, ganito na lang. According to age na lang tayo. Kasi yung pinakamatanda, siya unang magtatanong. Okay, sige. Ako na. Oh, yun. Suko na siya. Pinalabas ko na kung anong edad ako. 15 po na. Okay mga ka-Ams, ang unang magtatanong si Ayo. Ayo is from Pasig, no? So, Ayo, anong gusto mong itanong about Moda Core? Hi mga ka-Moda. So, before that, I'd like to My question is, who is the owner? Ah, okay. Kasi guys, hindi ko kasi pinapaalam sa mga to na ako yung may-ari talaga. What? Kasi gusto ko, hindi nila ako tingnan na ako yung may-ari. Gusto ko magkakapantay lang ako. Wow. Yun. Okay. Okay. Next naman na magtatanong is si Nikki. Nikki is from Novaliches. So Nikki, anong tanong mo? Guys, sa itindahan nyo, nawala na po si Nikki. So, ipagdasal po natin si Nikki ngayon sa mga moment na to. Okay, next is... Mahal na mahal ka namin, Nikki. Nandito lang kami. So, yung anong ngayon ko po, pag nyo po naisipan ko, kung bakit naisipan kong itayo ang Moda Core, ganun ba?
Okay, ang MODA ay established ng 2017, March 7 to 2017. So, 3 years pa lang siya. So, tinayo ko ang MODA kasi gusto ko ma-expose yung youth o mga kabataan sa larangan ng photoshoot at modeling. Na para maiwasan din yung sinasabi natin mag-vicious sila sa iba't ibang maling pamamaraan. Kumbaga, iniiwas ko sila doon sa concept na yun. Kaya tinuyo ko ang MODA. Okay, next is si Paul. Paul, are you there? Yes, sir. Okay, anong tanong mo? Tanong mo ko kung bakit benefits about sa MODA po. Okay, so yun, ang ganda ng tanong na yun, ha? Ang ganda ng tanong na yun, kasi benefits sa pinag-uusapan dito. Okay, si Paul po ay from Talisay. So, yeah, okay. Paul, about benefits, siguro, yun nga, to expose. Expose ko kayo kasi, di ba nga, ang artista naman talaga, kahit sinong sikat artista, ang una ay, sa unang step sila eh. Kumbaga, hindi kagad, pag, ano, sikat ka kagad. No. Kasi dito, makikita kayo ng iba't ibang agency or iba't ibang personalidad na nakakakita ng kagalingan ng bawat isa. So, dito ang benefits nyo is maano yung talent nyo, ma-mold palalo, and maipakita yung galing nyo sa iba. Kasi yung gustong-gusto ko kasi, yung mga walang kakayahan na ipakita yung sarili nila sa iba na eto pala ako. Kaya ko pala. Wow. So, yun. Not in terms of money, but in terms of, yan, friendship. Katulad natin ngayon, di ba? Kung walang MODA ko, walang friendship na ganito. Di ba? Meron. So, yun yung benefits mo doon. To meet new people sa buhay mo. Wow. Nakaiyak ba? Okay, how about you, Ivan? Okay, ang huli magtatanong si Ivan. Ivan is from Santo Tomas. Bati ka muna. Hi. Hi, what's up? Malaka-army to. Wow, army to eh. Ano? Sir, may kasama po kayo sa pagpunod itong MODA. Ayun. Ang ganda rin ang tanong na yan. Okay, nung binuo ko ang MODA, ako lang mag-isa. Wow. So, pinaandar ko siya ng hanggang 10 linggo na ako lang mag-isa. Tapos, nung 10 linggo na yon, nakita ko yung potential ng mga models na pwede din silang humawak, kunyari mag-makeup, humawak maging stylist, mag-organize ng event. Sinama ko na ngayon sila. Meron ako mga tinatawag na tumutulong sa atin. Si Sir Justin, yan, ang stage director ng MODA Corp. Ay si Sir Justin. Tapos meron tayong makeup artist na si Catriona, tsaka si Jeremiah, yan, si Kimberly, si Randy, yan, yun mga nakasama natin. Next is, si Ayo ulit magtatanong. So, ayun nga, kasi sabi mo po pala, na tinayo mo yung MODA Corp para sa mga kita, para may layo sila sa mga kita. So, my question is, paano may kahit ang mga kabataan para sumali sa MODA Corp? Ayun, ang ganda ng tanong na yun. Po, paano natin mahihikayat yung mga kabataan para sumali sa MODA Corp? Is true kabataan din. So, yung mga kabataan na sumali, sila din yung maghihikayat sa mga sasali pa sa MODA Corp para sumali sa MODA Corp. Kasi makikita nila dito na talagang nakakabuo tayo ng isang pamilya, isang samahan, maganda pang malakad. Nasabi nila, ha? Ako naman, hindi ako magsasalita kung wala akong naririnig. Wow. At walang patunay. So, yun, may iwasan yung paggawa nila ng hindi maganda. Kasi, ang focus lang natin dito is photoshoot at runway or fashion show. Yun yun. So, ang gagamitin ko ding instrumento is kabataan. Para sa kabataan. Wow. Wow, bayani. May isa iba naman, go. Ano, sir? Gaano nyo kamalang mga artist nyo? Hindi ko ma-measure eh. Yung love na nararamdaman ko. Na siguro lang kapag nakita ko yung artist ko na magandang
tahak niyang career o nabibigyan siya ng break o nabibigyan ko siya ng break o nabibigyan siya ng mode ng break, yun, doon ko nakikita na yun pala yung love na kaya kong ibigay sa batang yun o sa artist ko. Nagyaka. Umiyaka na. Yun yun. Hindi mo may measure yung love, but nakikita mo yung result. Yun lang yun. Para sa akin. Di ba showbiz ko magsumagot? Paul, ikaw naman. Sir, bago ka po pumasok sa Honda o pagpumunta, nakailangan ka po ba ng malaking pera? Sa totoo lang, hindi, wala akong nilabas sa pera eh. Nung binuo ko yung Moda, talagang inisip ko lang siya sa second floor ng school ko dati na why not gumawa ako ng group or organization na about sa youth, kasi gusto ko nga expose yung youth, at dahil meron naman akong kakayanan, bakit hindi ko gawin? Kaya hindi ako naglabas ng pera dito kasi marami tayong sponsors. Wow. Sana may sponsor. Nagugulat ako na sila pang sila lumalapit para mag-sponsor sa Moda. Ayun mga ka-AMS at kamoda, so nakarinig kayo ng facts about Moda Core. So sa mga susunod na araw, iba namang dahil sa Moda Core ang ating invite para magtanong about sa Moda Core. Kaya what? Naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Lagi kang updated sa mga facts about the Mr. Argon. Kaya, subscribe na! Okay! So hanggang dito na lang. Always remember, mga ka-AMS, mga ka-MODA, keep going. You are blessed. Bye-bye! Bye-bye kayo! Bye-bye! Bye!